sa inyong lahat! I am here again, ang inyong ate Mai, and welcome back dito sa aking channel! And ngayong araw na ito, ay may gusto po akong ibahagi sa inyo na isang uri naman po ng ritual na pwedeng-pwedeng yung gawin diyan sa inyong bahay. At ang maidudulot po ng ritual na ituturo ko sa ngayon ay upang maalis natin ang lahat ng mga negativity o yung tinatawag nating kamalasan na nakadikit diyan sa ating aura, sa ating katawan. So sa pamamaraan po ng isang bagay lang na ituturo kong ito, ay matatanggal nyo po iyan. At bago po ako magpatuloy, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy nyo pong panonood dito sa aking mga video. Kung kayo po ay bago dito sa aking channel, huwag nyo naman pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button, ganun din ang bell button para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bagong upload ko. At paalala ko po sa lahat ng mga binabahagi ko sa inyong ritual, kaalaman o pampaswerte ay magsisilbing gabay sa inyong buhay, na kung gagawin nyo po ito ay talaga namang makapagdudulot po ito ng magandang resulta, lalo na't kung kayo po ay positibo at naniniwala sa mga ganitong klase ng pampaswerte o ritual. And then, ayun na nga, ano po ba ang ating kakailanganin dito sa ating ritual na gagawin upang matanggal natin yung mga negativity na yan na nakadikit sa inyong katawan at sa inyong aura. Alam nyo ba na kapag ang ating pong katawan ay punong-puno po ng negativity, ayan, marami po ang mga pagbabagong mararamdaman natin. Ano po iyon? Unang-una, lagi po tayong galit, lagi tayong bugnutin, hindi tayo masaya sa buhay natin. Alam niyo yung tipong kahit kayo ay nagsusumikap sa inyong buhay, nagpapakasipag, ngunit ganun pa rin, parang hindi nagbabago, hindi kayo umaangat. At imbis na umangat ay hinihila ka pababa. So ito po yung mga nagiging dahilan kapag ang isang tao po ay punong-puno ng negativity sa katawan. Yan po yung mga kalimitan na kanilang nararanasan. At hindi lang po iyon. Siyempre, kapag kayo po ay puno-puno ng negativity, nabablock po nito ang inyong energy diyan sa inyong katawan. At kapag nablock po itong energy na to, talagang napakahirap po. Napakahirap pong dumali ang swerte sa atin. So, upang matanggal po natin yung mga energy block na yan na nakadikit sa ating katawan, narito ang isang pamamaraan na ituturo ko sa inyo. Gamit lang po ang kape. Ayan. Hindi po ito 3-in-1 na kape, ito po ay normal na kape, pure na kape, purong kape po ang ating gagamitin dito. At okay lang po kahit anumang klase ng kape ang inyong gamitin, basta ito po ay purong kape, kahit anong brand niyan, kahit mumurahin pa yan, kahit kapeng barako pa yan, basta ito po ay purong kape, mainam na mainam po natin itong gawin dito sa ating ritual na gagawin. At paalala po sa lahat, ito po ay pwedeng nyong gawin any day. Anumang oras, pwedeng-pwedeng nyo po itong gawin. Pero kung ako po ang inyong tatanungin, mas pipiliin ko po ang Martes o kaya naman ay Biyernes, dahil alam naman natin na napakaganda ng enerhiya sa mga araw na yan at mainam din na magawa ng mga ritual at pampaswerte sa mga araw na yan. So unang-una ang gagawin nyo lang po dito, napakasimple lang po sa totoo lang. Kukuha po kayo ng ganitong klase ng kape, ihanda nyo po iyan bago po kayo maligo. Bakit po? Kasi itong kape na to ay i-scrub po natin dito sa ating buong katawan. Ayan. So, kailangan tyagain po talaga natin itong gawin. Ano po? Gawin natin ito ng maayos upang kung ano man yung ninanais mo ay iyon ang maipagkaloob sa iyo. I-scrub po natin yan sa ating mukha, sa ating katawan, sa ating kamay, pababa po. So, lahat ng kaya nyong scrub yan, itong kape na ito, scrub nyo lang po iyan. So, okay lang po kahit ito ay mabasa. Ano po, habang ini-scrub nyo, wala pong problema. At syempre, habang ini-scrub natin, kailangan hilingin natin, kahit isa-isip man lang natin, na matanggal na yung mga negativity na yan, na sa pamamagitan nitong kape na ito, na ini-scrub nyo sa inyong katawan, ay matatanggal nito ang lahat ng mga kamalasan na yan. At ang papalit niyan ay puro mga kaswertehan. So, iyan po ang hihilingin natin habang ini-scrub nyo po ito. Ito po ay isang beses nyo lang gagawin. Pero, kung sakasakaling gusto nyo po itong muling gawin, wala pong problema. Anytime, pwede nyo po itong paulit-ulit na gawin. Lalo pat, kung nararamdaman nyo na may pagbabago talaga habang ginagawa nyo po ito.
So ito po ay isa sa pinakamabisang pamamaraan kung paano po natin tatanggalin yung kamalasan na yan sa inyong katawan na nakadikit sa inyong aura. At ang isa rin po, kung kayo po ay palagi na lang nababati. Ano po ba yung nababati? Yung pong tipong nakakaramdam po kayo ng panghihina na para kayong magkakasakit once na nabati lang po kayo ng isang tao. So alam niyo po ba ang isang mabisa din pong gamot doon? Aamuyin niyo lang po ang kape. Maganda po yung kayo po ay magtitimpla ng purong kape. Okay lang kahit lagyan niyo po ng asukal, basta magtimpla po kayo ng kape. Sunod yung usok po noon. Aamuyin niyo po. Iyon po ay isang mabisang gamot upang matanggal po yung inyong bate. So maaari rin po ninyo iyan subukan, bata man o matanda ay pwede pong sumubok niyan. Aamuyin niyo lang po yung amoy ng inyong tinimplahang kape. O pwede din naman itong ganitong kape. Purong kape po. Aamuyin niyo po ito para unti-unting maging magaan ang inyong pakaramdam. At kung ano man yung mga nararamdaman nyo yan, ay unti-unting mawala. Ano po, sa pamamagitan po ng pag-amoy ng kape. So palagi po nating tatandaan na kung gusto nating mabago ang ating buhay, umpisahan po muna natin sa paglilinis o yung tinatawag nating cleansing. Maaaring sa dami na rin ng mga nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, hindi natin alam na nakaka-attract tayo ng mga negative energy na kung saan iyon yung dumidikit sa ating aura, sa ating katawan, which is iyan ang pinaka-importante. Iwasan po natin na tayo ay maka-attract ng mga negative energy kasi iyan po yung magiging dahilan ng blockage sa inyong enerhiya sa katawan na nagiging dahilan kaya ang swerte ay sobrang ilap sa iyo. So sa pamamagitan po ng ritual na ito, I hope naman ay makatulong sa inyo na kung sakaling gagawin niyo po diyan sa inyong tahanan ay talaga namang makapagdulot ito ng magandang resulta ng pagbabago sa inyo. At paalala din po, ito po ay pwede niyo pong ulit-ulitin gawin kung gugustuhin niyo, wala pong problema. At ang siyempre, pinaka-importante ay ang mataimtim na pagdarasal. Sasamahan po natin ito ng mataimtim na pananalig sa poong may kapal na kung ano man ang inyong ginagawa, hilingin nyo po sa Panginoon na ito ay makapagpabago sa inyong pamumuhay, makapagdulot ito ng magandang resulta, at makapagdulot ito ng maraming biyaya at swerte sa inyo. So bago po ako magtapos dito sa aking ibinahagi na ito, napakasimple lang po pero I know magagawa nyo po iyan diyan sa inyong bahay. And gusto ko munang i-shoutout ang ating mga kaibigan na palaging nanonood ng ating mga videos. At sila po ay sina Mira Flor, Lebastida, hello sis, Manette Rivas, Mylene Sales, hello sis Mylene. And sina-shoutout ko rin po si Rachel Publico, Gina Eslaya, Francisca Cunanan, Dina Machas, hello po sa inyo dyan. At kamusta rin po sa ating mga kaibigan na sina Emerald Jam, Josephine Cruz, hello po sa inyo dyan. Ruth Wade, thank you so much sa iyong palaging panonood. And kay Luz Templo Nuevo from Antipolo, maraming maraming salamat po sa inyo dyan. Kamusta po sa inyong lahat dyan? At ang kahuli-hulihan po ay, sina-shoutout ko po si Janet Kumasera. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong panonood at paniniwala. And I hope naman magkita-kita po tayong muli hanggang sa mga susunod kong video. Kung nagustuhan niyo po ang aking video ngayong araw na ito, please don't forget to give me a like. And palagi po tayong mag-iingat. God bless everyone. Bye-bye po.